Praise the Lord. This is Pastor Nilo Plaza, Filipino missionary based in Hong Kong and works also as co-associate pastor of New Life Fellowship, UPCHK. The content of my channel is mainly the preaching and teaching of the Word of God and some reviews and reaction of videos from other great preachers of the Apostolic Circle. Some of my contents here in this channel are views and videos of the Holy Land and Hong Kong and its outlying islands. Welcome to my channel. Enjoy and subscribe. God bless you. Praise God. Maraming salamat sa pribilehiyo na ibinigay ng ating Panginoon sa bawat isa na tayo po ay nakarating sa bahay-sambahan. Sa aming mga bisita, maraming salamat na kayo po ay aming nakasama. Just feel at home. Siguro, naingayan kayo ang klaseng simbahan ito. Praise God. But this is the way how we worship the Lord. Dahil ang sabi ng Book of Psalms, mga kapatid, 47, O clap your hands unto the Lord. Shout unto the Lord also, mga kapatid. With the voice of triumph. Kailangan ang Diyos nating sambahin ang buhay sa Spirit katotohanan. Praise God ay sambahin sa mga kapatid sa iyong mga kamay, sa iyong boses. Praise God sa ating buhay na katawan, mga kapatid. Everybody shout amen. Amen. At salamat, mga kapatid. Natapos na rin ang Chinese New Year. Alam ko marami kayong mga trabaho, mga kapatid. Praise God. Siguro iba sa inyo, stricto yung amo, mga kapatid, sa paglilinis. Paulit-ulitin, mga kapatid. O kaya may mga nilalabahan kayo, mga kapatid, na walang mga heater. Minsan yung mga kamay ninyo ay, praise God, naniligas na, mga kapatid. Naminitim na, mga kapatid. At tinitiis lang, mga kapatid. Praise God. Makasahod lang. Praise the Lord. At alam ko marami sa inyo, mga kapatid, ang nakatanggap din ng mga pagpapala as custom din nila, mga kapatid, ang pagbibigay. Yung iba, sobra-sobra, yung iba, kuripot, yung iba, ganun na lang, mga kapatid. Praise God. So, ang pinakamaganda dyan, mga kapatid, na balita na meron tayong kalakasan, ganda pa ang katawan, malayo sa sakit, animal, mga kapatid. Praise God. At ang next na Chinese New Year, malayo pa po, mga kapatid. Praise God. At sa hapong ito, mga kapatid, sa walang pagtatagal ay magbasa po tayo, mga kapatid, sa Scripture. Praise God. At hinihiling ko po kayo, mga kapatid, na tumayo, saglit lang, sa aklat na, mga kapatid, ng Acts chapter 3, verse 19. Praise God. Acts chapter 3 verse 19, sinabi po dito, Repent ye therefore and be converted. So hindi pa po sapat na mag-sorry ka kay Lord,
Hindi ba po sapat, mga kapatid, na talikuran mo yung dati mong buhay? Hindi ba yun sapat? Be converted. Kailangan, mga kapatid, na mabago talaga, ma-convert. Katulad ba sa, narinig nyo noon, mga kapatid, yung mga sasakyan RHD, right-hand drive, na dumating sa Pilipinas, mga surplus galing sa Japan. So, kailangan i-convert pa nila, mga kapatid, dahil yung manubilan niya, katulad dito sa Hong Kong, dito sa right side, sa Pilipinas, left side ang mga driver. So, kailangan i-convert nila ang RHD. Praise God. Right-hand drive to left-hand drive. So, bibigyan lang sila ng lisensya ng LTO na makatakbo sa daan kung ma-convert na nila yung pwesto ng manubila. So, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi pa sapat ang mag-sorry ka, mingi ka ng tawad, kailangan ma-convert. Ang ibig sabihin niya, mga kapatid, kung ang driver ng iyong buhay noon ay ikaw, ipa-convert mo na, ikaw na driver, Lord. Okay? Kung dati, mga kapatid, ang buhay mo, mga kapatid, ay puro ng bisyo, Lord, i-convert. Wala ng bisyo. Ganun ang ibig sabihin. So, repent ye therefore and be converted. So, kung no, mga kapatid, praise God, na namumuhay ka sa kasalanan, kailangan ma-convert ka. Hindi lang, sorry Lord, pero hindi na-convert. Hindi yun pwede. Ang dahilan naman, sabi ni Lucas, kasi si Lucas ang writer ng Acts, that your sins may be blotted out. So ang kapatawaran sa kasalanan, yung ma-erase, mga kapatid, yung kasalanan, blotted out, ma-erase yung salitang blotted out, amen, ay nandun sa repentance at saka be converted. Yung mabago ka ba? Yes, with the times of refreshing, everybody say the word refreshing. Refreshing. Diba? Sa atin sa Pilipinas, sa summer na summer, mga kapatid, mabinta ang ice water. Praise God. Mabinta ang ice. Kasi gusto natin mga halo-halo, mga panamig, kasi gusto natin ma-refresh. When the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Praise God. I will bring to you a subject entitled Times of Refreshing. Ito yung tinatawag na renewal of commitment. Everybody shout, times of refreshing. Times of refreshing. Renewal of commitment. Renewal of commitment. Parang hindi mahirap po i-preach ito dahil may idea na kayo, no? Renewal of contract. Okay. Parang ganun, mga kapatid, ano? Kailan ka mag-renew? Sabi ni Amo, malayo pa nga ako matapos, iparenew na nila ako dahil nagustuhan nila ako. Okay? At kapag sila yung gustong mag-renew ka, sa iyo, mga kapatid, pwede makapag-demand ka na, ma'am, dublihin na mo naman ang sahod ko. Aray! Galing. Sa amen. Kapag ang Panginoon ang mag-demand ng renewal, mga kapatid, sa ating commitment, sigurado may blessing yun. Amen! Galing sa amen. Amen! Sino sa iyo nakakita na, mga kapatid, ng mga renewal of vow? Yung sa kasal ba? Ika 25 years. Ano yung 25? Silver ba yun? Silver. Ang 50? Gold. Ang 75? Wala. Diamond. Pero may nakaabot pa ba ng 75? Meron, mga kapatid. May mga 75 years. Nakaabot pa rin sila ng 75. Nag-asawa siguro sila ng mga 12 years old. Okay. So, alam ko, mga kapatid, na ma-enjoy tayo sa salita ng Panginoon. Buksan lang natin ang ating puso. Yes. Praise God. Dahil sa hapong ito, may tinatawag na times of refreshing. This is renewal of commitment. Iko natin ang ating mga ulo, mga kapatid, at hilingin natin sa Diyos. Praise God. Sa aming mga bisita, you have some desire, you have some dreams and goals. Only God can touch you. Only God can do it. Only God can perform it. Sa mga matagal na rin sa church, mga kapatid, let's desire more in the spiritual things. Let's desire more, mga kapatid, not in material things, but spiritual things. Amen. Yung tinatawag nating spiritual disciplines, mga kapatid, like reading your Bible, fasting, prayer, meditation, those are what we call spiritual disciplines. Kung nakakita kayo dito sa Hong Kong, maraming mga matatanda sa park na nagta-tai chi, mga kapatid, yun ang mga physical disciplines nila. Praise God. So, bilang mga Kristiyano, hingiin natin sa Diyos ang spiritual disciplines na mangyari at gawin natin sa ating buhay.
Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa hapong ito. Salamat sa iyong presensya, salamat sa iyong mga salita. Kupoy nanalangin Panginoon, tulungan mo ako sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Panginoon, siyang mag-lead sa ating mga labi at bibig, aking dila ay magsasalita Panginoon ng mga words, words of life, words of encouragement, words of rebuke, words of warning, words of encouragement Panginoon sa bawat isa. Salamat po Diyos, hallelujah, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang pumagitna, Panginoon, ibuhos ang iyong Santo Espiritu. Hallelujah, napatuloy mo kami, Panginoon, hallelujah, na i-guide. At ang iyong salita ang nag-aalaga sa amin para hindi kami maligaw, na magbubunga ito, Panginoon, ng bunga ng katuwiran at kabanalan sa aming buhay. Lord, thank you so much for this privilege. Glory and honor we bring back to you. In Jesus' name, everybody shall amen. Amen. Palakpakan natin si Jesus na natin. Yung palakpak na buhay, yung palakpak na mawala, yung lamig. Hallelujah! Praise God! Tayo lahat po ay mga kaupo na po. Maraming salamat. Parang kami lang dalawa ni Brother Rito ngayon, mga kapatid ng lalaki, Pastor Librado nandun sa office. At sa nagdaang LA conference, mostly ang topic po ay nakalean on sa babae. Praise God, single, single mother, mga naiwanan, widows, ano ba yung isa? Yun na ba? Kompleto na ba yan? Praise God. At salamat sa Panginoon, napakaganda ang ating conference. Dahil ang ating mga speaker ay galing po sa mga iba't ibang probinsya, mga kapatid. Praise God. At nagiging international na rin, mga kapatid. Amen. Karating tayo, mga kapatid, sa Japan, ang inyong mga lecture, sa Europe, sa Spain, at lalong-lalo na sa Pilipinas. Praise God. At maraming nabibless. At ang mga lectures ninyo, mga kapatid, ay narinig sa Toronto, Canada. Praise God, narinig sa Japan, narinig sa Taiwan, mga kapatid. Praise God, dahil sa bilis ng communication ngayon sa social media. Amen. Everybody shall amen. Amen. Yun po ay pagpapala, mga kapatid. Praise God. Ipakita mo sa akin, sis, ang Tagalog sa verse na yun. Ito, mga kapatid. Praise God, Acts chapter 3, verse 19. Tingnan po natin, mga kapatid, ang tinatawag na times of refreshing. Ang Tagalog po sa times of refreshing ay panahon ng kaginhawahan. Mga panahon ng kaginhawahan. Sa inyong pag-abroad, mga kapatid, dumating na ba sa punto na may mga tao na masabi mo na maginhawa yung tao na yun, pastor, sa aking kontrata? Ang amo na ito, pastor, parang, praise God, umiiling-iling ka, wala kang words. Pero may mga amo na, salamat, sana all, sabi ng iba, mga kapatid, palaging ganito. Praise God. Sinabi ng Word of God, kaya nga magsisi kayo at managbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan. Upang kung magkagayon, ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. Pag nagbigayan yung amo ng license na memorable na sabi pagbukas mo sa red envelope, mga kapatid, ay $5,000. Sir, kaginhawahan mula kay amo. May nakatanggap, may narinig ako ng men department, mga kapatid, na kanyang license ay katumbas sa isang buwang sahod. Oh, wala pa, wow kayo, ano? Kaginhawahan mula sa kanyang amo. Pero ibang kaginhawahan, Sister Lete, pag tayo'y magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Dahil sinabi ng Biblia, ang kaginhawahan ito ay magsidating, marami ito as in plural, magsidating ang kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. Ang Diyos mismo ang magbigay sa iyo ng kaginhawahan tulad ng peace of mind, makatulog ka na maayos. Amen. Hindi ka mabibili sa butika, mga kapatid. Amen. Praise God.
pwedeng bilhin ng sleep, mga kapatid. You can buy a sleeping tablet, but you cannot buy. Yes. Praise God. Na matulog ka, makatulog ka ng maayos. Pero ang mga tao, hallelujah, na nagsisunod sa kalooban ng Panginoon, hallelujah, masarap, mahimbing ka ng tulog according to the book of Psalms. Everybody say amen? Amen. Eh, makatulog ka ng maayos, bakit? Wala kang kaaway. Amen. Wala kang espiritu ng inggit. Amen. Sige, mag-cellphone kayo ng iPhone 15, hindi ko maingit. Kasi ang iPhone 15, nasa utak pa lang ng designer. Ano ba ang latest na iPhone ngayon? 13. Bakit alam niyo? iPhone 13 ang pinaka-latest. Oh, di ba? Pero kahit marami silang gadget, marami silang mga ari-arian, huwag tayong maingit. Ipinagkaloob sa kanila yon dahil sila'y masipag. Kung masipag ka rin, maaaring magkaroon ka rin ng ganyan. Yes. Everybody shout amen. 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 Ganun lang yan. So, sipaga natin ang espiritual na mga bagay. Dahil sa literal, mga kapatid, na illustration, ang mga masisipag talaga, yayaman. Ang mga masinong, yayaman. Ang mga marunong, mga kapatid, na, you know, mag-ipon, yayaman talaga yan. Ganon din sa espiritual. Pag masinong tayo sa espiritual na mga bagay, yayaman ka rin sa mga espiritual na bagay. Kung masipag kang magbasa ng Bible, bibigyan ka na maraming mensahe mula sa Panginoon. Plastikan lang, hindi yung pwede, mga kapatid. Now, Peter is perhaps the best loved of all the disciples. He lived in Bethsaida. Peter lived in Bethsaida, which is part of Capernaum. He was married. Si Pedro po, may asawa. And was a fisherman. Siya po, mga kapatid, ay taong dagat at mangingisda. By temperament, praise God, he was impulsive, but also affectionate. Mapagmahal si Pedro, pero impulsive. Ano ba yung impulsive? Ang impulsiveness, mga kapatid, yung bigla-bigla ba? Oh, bigyan ko kayo ng sample para maintindihan nyo ang impulsiveness. Pasok kayo ng worldwide. Wala sa plano ninyong pumasok. Wala sa plano ninyong bumili kahit ano-ano. As in, pumasok ka lang ba? Kasi na-miss mo na worldwide. Ganun lang. E pagliko mo sa kanan, mga kapatid, may nakahangir doon ng mga damit. Ang ganda. Tapos ang presyo, $10. Bili ka kaagad. Wala sa plano, wala sa budget. Lima ang bilhin ko. Yan ang tinatawag na impulsive buying. Wala sa plano, ura-urada, dahil na akin ang iyong mata, bili ka kaagad. Si Pedro ganun. Meron siyang tinatawag na ang temperament niya, he was impulsive but also affectionate. He was rough and clumsy. The record of his early days as a disciple of Jesus Christ is a record that is packed full of failure and blunders. Unang araw, unang buwan, unang taon na sumama siya kay Jesus, ang record, ang class record ni Pedro sa kanilang klase, punong-puno ng simente. Punong-puno ng failures and blunders. Yet, it is not this very thing about Peter that makes us feel drawn to him. Peter was so much like ourselves. He grieved the Lord by his denial. Nasaktan ang Panginoon sa kanya noong idinayay ni Pedro siya ng tatlong beses. Sa Lucas 22, verse 54 to 62, may istorya po dito na gusto kong basahin natin dahil ang kapangyarihan ay nasa salita. So, Pastor, kahit si Binti ka kay Lord, willing pa rin si Lord na magturo sa iyo? Willing. Amen. May mga parte
sa ating buhay na sibinti talaga tayo. May mga part din sa ating buhay na perfect, mga kapatid. Diba? May mga part sa ating buhay, mga kapatid, na 69 na tayo. 68 lang ang grado natin, mga kapatid. But as long na magpatuloy ka sa Panginoon, tutulungan ka na makaahon at maipasa mo ang misyon. Everybody say amen. Ito po yung istorya. Hinuli si Jesus. They took him and led him and brought him into the high priest's house. And Peter followed aparo. Sa lahat ng apostolis, si Pedro lang ang sumunod. Nasaan ang sampo, pastor? Tumakbo silang lahat. Tumakbo! Di ba dusi sila, pastor? Bakit sampo lang ang tumakbo? Dahil si Judas, kasama na mga kapatid sa nag-Judas, binigtan niya ang Panginoon kasama doon sa mga pare, sa mga authorities. And when they had kindled the fire in the midst of the hall, and were sit down together, Peter sat down among them. Kinukubiran lang ni Pedro, ganyang muka. Nilagyan niya ng mask, mga kapatid, na ganyang bibig, para hindi siya makilala. Umupo siya doon dahil winter ang time na yun. So nagkaroon sila ng bonfire sa gitna, mga kapatid, at nagpa, you know, nagpainit doon. But a certain maid, may isang OFW, yan ang maid noon, mga kapatid. May isang katulong. Beheld him. Itong katulong, mga kapatid, talagang tinititigan niya. Itong si Pedro na nakaupo. And earnestly look upon him and said, this man is also with him. Sabi ng katulong, kakaiba mo ka nito. Ngayon ko lang ito nakita. Sabi niya, hey, ang taong ito, sigurado ako, kasama yan sa ano, nandun na si Jesus. Pinusasa na si Jesus. Ipinalo na si Jesus na mga sundalo. Doon sa court, mga kapatid, ng high priest. Anong sagot ni Pedro nung sumigaw yung babae? Itong taong ito, kasama talaga niya. And he denied him saying, woman, I know him now. Pero dalawang oras, 2 hours prior to that event, sabi ni Pedro kay Jesus, Lord, saan ka, Panginoon? Mamatay, doon nila kung mamatay. Kung sila tatakbo, hindi ako tatakbo. Sabi ng Panginoon sa Garden of Gethsemane, 2 hours prior sa nangyayari niya. And after a little while, another saw him and said, thou art also with them. And Peter said, man, lalaki ito. Kasi kanina, woman eh. Man, I am not. Hallelujah. Yeah. And about the space of 1 hour, mga isang oras ang nagdaan after ng first lecture. Another confidently affirmed, saying, O but truth, this fellow also was with him, for he is a Galilean. Anong sagot ni Pedro? And Peter said, man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet speak, the cock crowed. Ang rooster, mga kapatid, sabi nila, ito daw ang manok ni San Pedro. Hindi ang totoo, mga kapatid. Hindi yung manok ni San Pedro! Praise God! Yung manok na yun, mga kapatid, hindi natin alam kung sino may-ari. Bakit ba may manok doon sa Korte Suprema, mga kapatid, doon sa Jerusalem? Hindi pa titilao na manok. Usually, ang manok titilao pag mga madaling araw na. Pero biglang kakakaiba. Lahat, mga kapatid, natingala yung mga tao, mga kapatid, kasi hindi common na ang manok titilao na ganung oras. Tumitilao ang manok. Ang dalo na hinuli ng mga sundalo, lumingon, and look upon Peter. Nagkatagpo, mga kapatid, ang tingin ni Pedro at ni Jesus.
sabihin ko sa inyo mamaya kung ano ang mensahe, mga kapatid, sa nagtagpo nilang mga mata. And Peter remembered the word of the Lord. How that the Lord said unto him, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Ang salita ng Diyos mangyayari talaga. Hindi pa pampak ang salita niya. Mangyayari talaga ang lahat ng salita na lumalabas sa bibig ni Jesus. At kung nagkatitigan na sila, praise God, anong nangyari, mga kapatid? Peter went out and wept bitterly. Amen. Final exam na ito, sister. Tatlong taon na silang kasama. Pero bumalpak si Pedro. Idinaray niya ang Panginoon 3 times pa, mga kapatid. Parang matanggap pa natin kung isang beses na ano, pero 3 times, grabe naman. Sunod-sunod na oras yun, mga kapatid. Pero kahit pa, hallelujah, yet it is not the very thing about Peter that he denied the Lord. Hallelujah. But he was wonderfully restored and recommissioned. Dahil nung napalpak si Pedro, si Jesus mismo, mga kapatid, ang nag-restore kay Pedro at sinabi niya, ito na ang bagong mission na ibibigay ko sa iyo. Sa John 21:15-27, the Bible said, so when they have dined, kumain na sila, mga kapatid, ng dinner. Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Judas, lovest thou me more than this? Minahal mo ba ako? Praise God! Mas mahal mo ba ako kaysa isda na ito? Kasi nagbarbik yun, nag-ano sila, mga kapatid? Nag-ihaw sila ng isda. He said unto him, yeah, Lord, thou knowest that I love you. He said unto him, feed my lambs. May bagong mission si Pedro. Kahit palpak si Pedro, mga kapatid, it was the Lord. Praise God. Bakit? Hallelujah, nagsisi si Pedro. Lumabas siya at umiyak. Lord, patawarin mo ako sa kahinaan. Panginoon Jesus mismo ang nag-restore sa kanya. Ibinaon siya ng Panginoon at binigyan siya ng bagong misyon sa buhay. Sa ating buhay, minsan mga kapatid, because of pride, hallelujah, praise God, para magkaya natin tumayo sa sarili natin. Pero pag dumating na ang presyo, palpak pala tayo. Pero huwag ka lang sumuko sa buhay. Dahil pag nagkatagpo ang iyong mata, hallelujah, mata sa mata, sa Panginoon, if you will meet the presence of God, he said to him again the second time, Simon, son of Judas, lovest thou me? He said unto him, Lord, yes, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my sheep. Kanina, feed my lambs. Pakainin mo yung mga bibi na tupa. Ngayon, pakainin na mo ang mga mature na tupa. Alagaan mo ang mga bata pang tupa. Yung mga bagong convert, alagaan mo, Pedro. Yun ang bagong mission mo. Ngayon, hindi lang mga baguhan ang alalayan mo at pakainin. Pakainin mo rin yung mga patagal na rin sa church. Na feeling nila busok, pero totoo, gutom. Ay, pastor, wag mo na ipalala na sa akin. Matagal na ako dito sa church, pastor. Alam ko na yan! Ito mga tao magsasabing alam ko na yan. Ang totoo niyan, wala talagang alam. Praise God. Nang kumain sila, mga kapatid, 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro, mahal mo ba talaga ako? He said unto him the 3rd time, Simon, Judas, lovest thou me? Doon, umiyak na talaga si Pedro, mga kapatid. Para maalala ni Pedro na 3 beses kitang dininay, 3 beses mo rin akong tinanong. Peter was creeping kasi sinatuhin the 3rd time. Lord, hindi ba masapat yung sagot ko nung una na mahal kita? Praise God. Siguro sabi ni Jesus, yung unang tanong, ano yun, direct question sa iyo, kaya feed my lambs.
Lord, sino kung nakita na mahal kita eh, second time? Para yun sa mga sheep. Pangatlong bisis, nag-grieve na, nasaktan na, mga kapatid, si Pedro. The same question, lovest thou me? Anong sagot ni Pedro? Lord, thou knowest all things. Can you read it with me? Lord, thou knowest all things. Pedro, thou knowest that I love you. Jesus said unto him, feed my sheep. Dalawang bisis ang sheep, Pastor, pero sa original Greek text pala, itong original Greek text, yung pangalawa, feed my sheep. Diba? Feed my lambs, feed my sheep, feed my sheep. Sa original Greek text, yung last na feed my sheep refers to yung mga turo na tupa. Hindi yung mga ordinary na mga mother na tupa. Yung mga turo talaga. Praise God na mga tupa. Kumbaga, it refers to leadership. It refers to the high echelon, mga kapatid, sa leadership. Sabi ng Panginoong Jesus, turuan mo rin, pakainin mo rin. So kami mga pastor, mga kapatid, kailangan din namin na makakain ng espiritual na pagkain. Kasi kami lang ang palagi nagpapakain. Every Saturday, magtatayo, sino prinsip ngayon? Pastor Librado, baka next Saturday, alam nyo na yung sino? Pastor Plaza. Pagkatapos Pastor Plaza, alam nyo na, Sister Cynthia. Pagkatapos Sister Cynthia, balik na naman, Pastor Librado. Pagkatapos Pastor Librado, balik na naman, Pastor Plaza. Kasi yun lang ang rotation namin eh. Tagapakain. Kami ang tagapakain. Sige, kami yung nagluluto. Anong isishare sa inyo? Anong versikulo? Kami nagluluto. Pero usually sa mga nagluluto, kailangan din namin ng kumain. Kailangan, mga kapatid, na may pagkain, magpakain sa amin. Spiritually, sino ang magpakain? Sa amin. Wala bang interesado dyan na magpakain sa amin? Hindi namin kailangan ng McDo, hindi namin kailangan ng KFC, mas lalo hindi na yung Saizeriya, mga kapatid. Kailangan namin spiritual na pagkain. Malalaman niyo, mga kapatid, Pastor Plaza nagpipreach sa amin, parang wala nang lasa ang preaching niya. Parang ang preaching ni Pastor Plaza, parang instant noodles na lang. So pag wala nang lasa, yan ang time na mag-pray na kayo. Lord, padalhan mo si Pastor Plaza, Lord, ng masarap na pagkain. Para yung nasarapan siya sa pagkain, i-share din nila sa amin. Yung masarap nila nakain. Eh kung may nagbigay sa akin, mga kapatid, ng noodles, sobra, hindi ko maubos, Sister Carmen. Eh, ibigay ko sa iyo. Ano yun? Noodles. Pero pag may nagbigay sa akin, mga kapatid, na ba? Lamb. Sobra. Eh, ibigay ko sa iyo, lamb. Kasi hindi ako pwede makapagbigay kung wala sa akin. I cannot give what is not in me, mga kapatid. O, what is... Kung hindi ako pwede magbigay kung wala sa akin eh. Pwede ka bang magbigay kung wala ka? Sige, bibigyan kita. Saan na yun? Basta! Kaya nagagaling na yung mga pamangkin nyo doon sa Pilipinas kasi promise kayo ng promise. Sige, bibigyan kita ng ano, yung toys. Nasaan na yun natin? Basta! Hindi ko naman pinido.
basta, mga kapatid. So, ganun din yan sa spiritual things. Kami mga pastor, ipag-preening nyo palagi. Lord, padalhan mo si Pastor Plaza, Lord, ng masarap na pagkain spiritual. Na kapag nag-meditate siya, Lord, isulat niya kagad sa Lord. Kasi ang nasa isip niya, Lord, kami naman ang pakainin niya. Diba? Kasi karamihan, prayer din sa amin, Lord, pagpalain mo si Pastor Plaza, Lord. Diba? Ano pa pala yun? Basta, Lord. Hindi lang ginang basta lang. Specific, mga kapatid. Wisdom and understanding. Revelation sa salita ng Panginoon. Para may maibahagi kami sa inyo. Kasi, diog nyo ito. Di ba? Ang sarap matulog galing sa Chinese New Year. Sa? Basta, kung ganyan man lang ang preaching pala, tulog na lang ako sa ano? Boarding house namin. Di ba? Ginastusan ko, Pastor. Nag-lunch pa ako sa McDo. Tapos may sumama pa sa akin, ako pa nagbaya. Tapos yun lang pala ang makain ko spiritually. So kailangan natin, mga kapatid, yun ang bagong mission ni Pedro na ibigay ng Panginoon. Pedro, napalpak ka! Pero, I will restore you. Amen. He was restored and recommissioned. At hindi lang yan, bago umalis si Pedro at ang the rest ng mga apostles, sabi ng Panginoon, he was empowered on the day of Pentecost. Binigyan siya, mga kapatid, ng kapangyarihan mula sa Espiritu mismo ng Panginoon sa araw ng Pentecost bago sila umalis. Sa Acts chapter 2, verse 1 to 4, and when the day of Pentecost was fully come, they were all in one accord, in one place. Hallelujah. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Amen. Hallelujah. And there appeared unto them glowing tongues like as of fire, and it sat each of them. Hallelujah. And they were all filled with what? With the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them the utterance. Bago pala si Pedro, mga kapatid, tumupad sa komisyon ng ating Panginoon, binigyan pa siya ng power. Pero kung nandaan ninyo, isa siyang estudyante, ang daming pampa, ang daming blunder. Pero bakit nagkaroon siya ng times of refreshing? Bakit maging hawa kanyang relasyon sa Panginoon? Dahil bakit nagsisi siya? Bakit na dininay ang Panginoon? Nagsisi siya! At talagang totoo na convert si Pedro. Now there are things Peter did not expect. I will share to you this. Peter did not expect to fail his Lord. Hindi talaga ina-expect ni Pedro na ma-fail niya ang Panginoon na praise God. Hindi niya ina-expect yun, mga kapatid, na i-deny niya si Jesus. This was the last thing he intended. He meant to follow Jesus all the way. Praise God. Ang nasa isip niya, puso, Panginoon, kahit ako'y mag-for good, maglipuran talaga kita. Kahit malayo ang church, kahit malang church, maglipuran talaga kita, Panginoon. Pero ano sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 10:12? Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Be encouraged, but also be warned. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Ikaw, praise God, na nag-iisip na okay ka na, okay na ang katayuan mo, mag-ingat ka, baka ikaw ay matumba, mahulo. Huwag magkumpiyansa. Everybody shout amen. Peter's fall was not sudden but gradual. Ang pagka-backslide ni Pedro, ang pagkahulog niya dahil hallelujah, dininay niya ang ating Panginoon. Praise God. Ito po ay dahan-dahan pala, hindi biglaan. Praise God. No fall is ever sudden. Backsliding is usually a slow process. Proverbs chapter 14 verse 4, the backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself. Proverbs 14 verse 4. Isulat nyo, hindi ko na prepare yan sa computer, mga kapatid. Anong sinabi? The backslider in heart shall be filled with his own way. Malalaman mo, mga kapatid, praise God, na ang puso mo ay backslider na. Ano ibig sabihin ng backslider, Pastor? Ibig sabihin, tinalikuran mo na si Jesus kahit ang katawan mo ay dinala mo dito sa church. Pero ang puso mo, mga kapatid, nandun na lang sa aling-aliwan, aling-aliwan.
church. Pero ang isip mo, kailan ba matapos yung pastor niya mag-preach? Baka maubos na yung bando sa ani-ani ko. Can we read it all together? The backslider in heart shall be filled with his own ways. Ayaw magpaturo ang backslider sa puso. Professional ako, pastor. Professional. Alam ko yan. Matagal ko na lang ayang alam. So yun pala ang mga palatandaan sa backslider na heart. He is filled with his own ways. And a good man. Good man, ha? Mabait naman siya. Shall be satisfied from himself. He is full of himself. He is so proud of himself. He's so confident with himself. Yan ang sinabi ni Pablo. If any one of you think it that you stand it, be careful. Praise God, baka mahulog ka. Naalala ko, mga kapatid, ang isa kong classmate sa Bible school. Hindi talaga ako matutsok sa babae kahit maghubad na yan sa aking harapan. Rebuking ko lang yan. Wala pang apat na taon, ayun, nahulog sa babae. Kasi hindi mo pwedeng ipangalanda ka, mga kapatid. Hindi mo pwedeng, mga kapatid, na present because you don't know what will happen in the future. You don't know. That is why don't judge your neighbor. Meron kaming kapitbahay, mga kapatid, sa aming lugar. As in, walang-wala talaga. Ang bahay nila, Sir Sitya, whether you believe me or not, dahon ang saging. Every day, bago ang dahon. Ay, siyempre, ang daon, di ba? Pag mainit, siyempre. Yes. Anong tawag yan? Mag-shrink. Mag-shrink siya, malulungkot siya. Kaya araw-araw, bago ang kanilang bubong, dahon ng saging. Pag umuulan, mga kapatid, mamabasak sila sa loob. At para ba, mga kapatid, sa aming barrio, mga kapatid, parang wala makapaniwala, mga kapatid, na ang mga anak nila magiging successful. But you cannot judge people. Yes. Because God is merciful. Pag sila po ay magiging industrious, aangat sila. Umaangat. Ngayon, mga kapatid, nako, alos 3 stories na ang bahay, mga kapatid. Kuluro. Oh, dahil isa sa mga kapatid, nakapag-asawa, mga kapatid, ng foreigner. Oh. You cannot judge people. Marami sa amin, mga kapatid, mga bright, mga potential talaga. Siguro maging engineer yan, maging mayaman yan. Wala. Nag-araro doon sa amin ngayon, mga kapatid. Why? You cannot judge the book. Yes. Praise God. So, ganoon din sa puso natin, mga kapatid, mag-ingat tayo eh. Kasi, minsan, ang employees natin, ang tingin natin, mga, praise God, ang tao, talagang grabe. Pag manamit, grabe. Praise God, ang mukha parang sinadura talaga, mga kapatid. Diba? Pero ang puso, backslider na pala. Yan ang pinakadelikado. So, yun ang mga bagay na hindi ina-expect ni Pedro. Kasi siya yung pinagbukatiba, siya yung pinaka-impulsive. Willing pa sinabi niya, lahat Panginoong tatakbo, ako hindi. Sinabi niya yun. At kung sinabi ni Pedro, sabi na, kami din, Lord, hindi rin kami tatakbo. Pero noon, nung hinuli si Jesus, natakbuhan silang lahat, mga kapatid. At nung hinuli si Jesus, mga kapatid, si Pedro, nasa malayo, mga kapatid, sumusunod yan. Anong nangyari kayo? Anong nangyari kayo? Nung hinuli na nandun na sa court, mga kapatid, dahil malamig nga, sabi ng babae, yun ang po nabasa natin kanina, 3 beses, dininay si Jesus Christ. The carnal man is childish in his attitude and actions. Pag atin pong pagtiwalaan ang carnality natin, yung pagkatao natin, mahulog talaga tayo. Amen. Kasi ang carnality, mga kapatid, ang pagkatao, praise God, is a childish attitude and it has a childish action. Yan ang sinabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 2. That the carnal man is confined to elemental
nourishment. Everybody shout, elementary spiritual nourishment. Elementary spiritual nourishment. Pagkain pang baby. Anong sabi ni Pablo? And I, brethren, could not speak unto you as a spiritual. Sinabihan niya ang taga-Korinto. Ako apostolis sa mga hindi, pero hindi ako makapag-preach ng strong preaching dahil matagal na kayo sa church, pero ako galing niyo ay parang mga bata. Matagal na sa grupo, pero palagi kayong nag-aaway, parang kayong mga bata. Yan sabi ni Pablo. But as unto a carnal, even as unto babes in Christ. Tingnan mo nasa kaliwa at kanan. Are you babe in Christ? Di ba? Sino sa inyo mga kapatid dito ang may asawa? Tasan ko kayo. Sino sa inyo nagtatawag babes? Wala, wala. Honey, honey, honey. Tasan ko kayo, honey. 1, 2, 3. Langga. Sino sa inyo nag langga? Papa, papa. Ang tawag niyo papa. Papi, papski. Papsicle. Sister Carmen, kung may asawa ka, ano ang tawag mo sa kanya? Darling. Ha? Love? At least ngayon, magplano ka na. Yes, ma. Who knows? Ano, Sister Lindy, kung ikaw may asawa, ano ang tawag mo sa kanya? Tatay. Tatay. Sino sa inyo natawag ng darling? Darling. Isa. Praise na. Marami kayong natawagan, di ba? Praise na. Sister Pink, tatawag sa akin, Papa. Di ba? Kaya pumuti tuloy bukong mga. Praise na. You look at, ang sabi dito, the carnal man is childish in his attitude and actions. Yun ang nangyari kay Pedro. Pakitoon ko ikaw yung huliin. Saan ka mamatay? Dinoon ako mamatay. Paglaban kita. The carnal man is confined to elementary spiritual nourishment. Verse 2, ano sabi? I have feed you with milk. Eh, siyempre, baby. Alam nga, pakainin mo mga kapatid ng ginataang ano mga kapatid. Ano? Hindi pwede. I have feed you with milk. And not with me, for hitherto you were not able to bear it. Hindi nyo kaya lunukin, hindi nyo kaya kuyain, hindi nyo kaya pasanin. Neither yet now are you able. Sinabihan niya ang taga-Korinto hanggang ngayon, hindi pa rin ninyo matanggap. Ano ba dapat tanggapin nila? Sabi ni Pablo, magmahalan kayo sa isa't isa, hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap. Magpatawaran kayo sa isa't isa, hindi talaga nila matanggap, hindi nila ma-apply-apply. Sabi ni Pablo, mga kapatid, itakwil nyo na ang inyong mga kapit kasi basahin mo ang Korinto, di ba full of immorality. Kailang malaki pa nila. Sabi ni Pablo, ay, hindi ko talaga kayo maturuan ng mabigat na mga doktrina dahil bata kayo, puro lang kayong gatas. Ano ba ang mga doktrina ng gatas? Like, love. Pastor, gusto ko, pastor, ang preaching mo puro love. Kasi kung mag-preach ka, pastor, ng hindi love, makatulog ako. So, pag ikaw, mga kapatid, ay puro milk lang, hindi ka talaga lalago. Praise God. Ano sabi dito? The carnal man caters to fleshly indulgence. The carnal man conforms to worldly living. Yan ang sinabi ng verse 3. For ye are yet carnal. For whereas there is among you envying, strife, divisions, are ye not carnal and walk as men? So ano gusto ni Lord pala? That we will walk as a spiritual man. Nalalakad tayo kahit uwin, tatuloy kahit may kontrata tayo dito, kasi sabihin na kahit kunyan ka lang, pero sa mata ng Diyos, you walk as a spiritual woman. Walk as a spiritual woman. Pero ano ba ang
meron pang inggitan sa loob. Di ba kayo karnal? Yes, right. Tanggalin niyo ang inggit. Amen. Hindi niyo yan pinili. Nilagay ng demonyo yan. Amen. Produkto ng laman. Ang inggit, mga kapatid, hindi yan naturalisa. Amen. Praise God. Nagaling sa trono ng Diyos. Hindi. Strike! Ano yung strike? Nag-aaway! Division! Pagkabahabahagi! Ikaw, lumbo ka, dyan ka. Kami, iguro ka kami. Ito kami. Hindi pwede! Amen! There is no division! Amen! Huh? Are you not carnal? And walk as men? Pag sinabing walk as men, Sister Lete, di ba? Namuhay kayo na parang unbeliever lang din. So kung mamuhay, everybody shout amen. Yeah. Peter followed Jesus afar off. And not only him, but also the other disciples who forsook Jesus and fled. Matthew 26:56. Yan ang sinabi ng Bible. But all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled. In all, the disciples forsook him and fled. Buong bats, Pastor? Yes, buong bats. Sa estudyante ni Jesus Christ, tumakbo silang lahat. Walang isang pumasa. Di ba? Si Jesus yung master. Master teacher. Good teacher si Jesus. Tapos ang 12 disciples, bagsak lahat. Anong klaseng bats ito? Nung hinuli ang master, takbuhan silang lahat. But the Bible said, in order that the scriptures might be fulfilled. Kasi kung hindi sila tatakbo, hindi matupad ang nakasulat sa mga propeta. So kailangan tumakbo sila para matupad ang nakasulat sa Bible. So, sa madaling salita, hindi din natin masisi kung bakit sila tumakbo. Bakit? Eh hindi matupad kung hindi sila tumakbo. Nag-gets niyo? Ang lahat programa ng Diyos. Nakarating ka sa Hong Kong, hindi dahil mahusay ka. Nakarating ka sa Hong Kong at may amo ka dahil, hindi sa dahilan mga kapatid, dahil magaling at maganda ka. Everything is planned by God. Amen! Lahat ay plano ng Diyos. Kaya pasalamatan at purihin natin ang Panginoon. Kung may pamilya ka, pasalamatan mo ang Diyos dahil nagbigay siya ng anak. Nagbigay siya ng asawa, nagbigay siya ng mga parents mo. Pero kung single ka ngayon, pasalamatan mo siya, mga kapatid. Bakit? Wala kang gubin kung sa Bisaya pa. Gubin, ano ba yung gubin, mga kapatid? Wala akong Tagalog, mga kapatid. Siyempre kung single ka, wala kang alalahanin. Diba? Pero siguro, nanay-tatay mo lang at ang iyong sarili. Paano mo pagandahin ang iyong sarili? Paano mo pakainin ang iyong sarili? Hanggang na kinakausap mo ng iyong sarili. Kasi wala kang kasama eh. Wala kang partner. Ang dream mo lang. Di ba? Ang dream ko, sinishare ko kay Sister Ping. Ang dream din ni Sister Ping, sinishare sa akin. Yan ang sabi ng Bible, two is better than one. Kaya mag-asawa na kayo mga kapatid. Kung loobin ng Panginoon. Kaya sa lahat ng aspeto ng ating buhay, pasalamatan natin ng Diyos. Everybody shall amen. Okay, let's go to part 2 mga kapatid. I have 10 minutes more. Peter remembered the word of the Lord. Jesus turned around and looked upon Peter. Alam mo ba mga kapatid na ang paningin ni Jesus Christ, ang mata ni Jesus Christ nung nagkatagpo ang mata ni Pedro, nung tumilaok ang manok, may limang mensahe. May limang mensahe ang Panginoon, Sister Liti, nung lumingon ang Panginoon dahil tumilaok ang manok. Naalala ni Pedro, sinabi ni Jesus, bago pa titilaok ang manok, i-deny mo na ako ng tatlong beses. Hallelujah. Luke 22 verse 61, and the Lord turned and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord.
how he had said unto him, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Number one, what kind of look is this? It was a sad look. Sad look. In the moment of his deep need, the Lord turned and looked upon his failure disciple. Jesus looked into the eye of a failure disciple. It was a sad look. But even though it was a sad look, ang pangalawa, it was a loving look. Because the Lord, does the Lord cease to love us when we fail Him? Of course not. Huminto ba ang pag-ibig ng Diyos dahil ikaw ay napagpakang sagot? Hindi. He hates our sin, but He loves for us. And His love for us will never, never change. John chapter 13 verse 1. This is what the Bible said. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that His hour was come, that He should depart out of this world unto the Father, having loved His own which were in the world, He loved them unto the end. Hindi nyo nabasa mga kapatid? Nasa palabra. Nung alam na ni Jesus na mag-departure na siya, mamatay na siya ba? Out of this world. Hallelujah. Jesus knew that His hour was come that He should depart out of this world unto the Father, having loved His own which were in the world. He loved them unto the end. When Jesus looked Peter in his eyes, Peter exactly knew He still loved me. Lord, kung may partner ka sa buhay, magtitigan kayo sa mata, malalaman mo kung nag-cheating ito o hindi. Sa mata makikita. Everybody shall read it. Amen. Pangatlong look, mga kapatid. It was a forgiving look. The time of refreshing in the look of Jesus in the eyes of Peter can be recorded in Isaiah chapter 1 verse 18. The Bible said, come now, let us reason together. Lumapit ka, magtitigan, magtigilan nga tayong dalawa, saith the Lord. Do your sins be as scarlet, kahit gaano ka pula sa kasalanan mo, they shall be white as snow. Do they be red like crimson, they shall be as wool. Kaya ng paputiin, sis, ng Panginoon, kahit gaano ka pula sa kasalanan mo, if you will just come to the Lord and reason together. Ibig sabihin, give your reason why you commit this sin, Lord. Nanghina talaga ako, Panginoon, na wala ako ng pananampalataya. Salita ako, nakapagbitaw ako ng masakit na salita sa aking husband, sa aking amo, sa aking kaibigan, dahil na rin siya galing ko, maging patawarin mo ako, tanggalin mo ang galing sa aking puso. Reason together. And God said, when you will just report to the presence of God and you reason together, God promised, kahit gaano ka pula sa sala mo, kahit gaano ka itim sa kasalanan mo, kaya niya itong paputiin. Hallelujah. Na parang ibig, mga kapatid, snow. Number four, message in the eyes of Jesus. It was a separating look. It was a separating look. Parang ikaw, mga kapatid, na may 3-year-old na bata na naghatid sa iyo sa airport. Bago ka pumasok sa airport na, iyak na iyak yung bata, mga kapatid. Hindi mawawala sa bata, mga kapatid. Habang tinutulak mo na, hallelujah, ang iyong luggage papasok sa airport, ang mata ng bata, mga kapatid, praise God. Hindi talaga nawawala, mga kapatid. Tinitignan ka, mga kapatid. Hallelujah, lapit sa salamin, tinitignan ka, kung sana si mama. At ikaw rin, mga kapatid, na humila, mga kapatid, tinitignan mo, nakabangga ka na, may papasayin, basayin. Nagsayin, anak ko. Praise God. It's a separating look. Dahil ikaw, palayo ng palayo. Palayo ka ng palayo. Yung nagtinginan si Jesus at si Pedro, mga kapatid, tumayo si Pedro, mga kapatid,
si Pariteng Loong, bakit? Loko ba si Pedro, mga kapatid? Pero yung matanda. Praise God. Umiyak siya, mga kapatid. Time of renewal of commitment. With Jesus, look at Peter this way. The latter went out and separated himself from the crowd. He wept bitterly as he repented for his denial of the Lord. Because the moment he wept, sa oras na umiyak siya, mga kapatid, na-realize ni Pedro, this is the moment of my renewal of my commitment. Napalpak ako sa test, pero lumabas siya. He separated himself from the crowd and he went outside of the wall and said, Lord, I start again. I will start all over again. I need to renew my commitment. Hindi siya nag-give up. Ganyan ang relasyon. Minsan ang husband mo, marami mga palpak. Pero matin ang panahon, you must renew your commitment. Ano man ang mangyari, ikaw pa rin. Amen. Mabaliktad man ang mundo, ikaw pa rin. Kung may kasal sa langit, ikaw pa rin. What a commitment is that, mga kapatid. The last, mga kapatid, sangata ng ating Panginoon, it was a restoring look. It was a restoring look. As the Lord looked at Peter, He said, come back, Peter. Yung mata ng Panginoon, mga kapatid, nakatitig. Pero sa mata, mga kapatid, may mensahe, umalik ka. Come back, Peter. I still love you. I need you. And that is what He is saying to you today. That is what Jesus is saying to you now. When you can see the truth and the truth looking at you, the eyes of the truth is saying, come back, I need you, I still love you. Oh, yeah. You are elected or chosen by God. Amen. Sa dami ng tao, mga kapatid, pinili ka na ikaw ang titigan niya sa kanyang dakilang pag-ibig. Peter was introduced by Andrew to the Lord Jesus Christ. Si Andrew, mga kapatid, ang nag-introduce, hallelujah, kay Jesus sa kanyang kapatid na si Pedro. Hindi si Pedro ang muna talagang lumapit na direct na nag-usap sila ni Jesus. No, nakarating si Pedro kay Jesus because Andrew introduced him to Jesus. He was not a self-appointed apostle, but he was sent and elected by God. Way back in eternity, before the time of creation, we were already chosen and elected by God. 1 Peter chapter 1 verse 2. Hallelujah! Bago ka pa pinanganak, hindi pa nagbuntis ang nanay mo, hindi pa nagkita, mga kapatid, ang nanay at tatay mo. Before creation, ito ang sinabi ng Biblia, says, tingnan nyo sa screen, elect according to the foreknowledge of God the Father. Sa isip pala ng Diyos Ama, hallelujah, pinili ka na niya, regardless of your color, regardless of your educational background, regardless, sanctification of the Spirit. May process pala. Kailangan malinis niya ang ating mga espiritu. Ang to obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Bautismo yan sa tubig sa kanyang dugo. Grace unto you and peace be multiplied. Kaya ang tao pala na pinili ng Panginoon pagdating sa grace, grabe, pumpunong-puno siya ng habag at biyaya sa kanyang kapwa. Pagdating sa kapayapaan, ikaw ay payapang payapa kahit magulo ang mundo, pero may kapayapaan ka. Everybody say, praise the Lord. Although we cannot understand or explain this wonder, by faith we believe it. An elect, listen to this, an elect means picked out of his very own. Pinili talaga, that's an elect. He picked out for his very own. Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. Ito sabi ng Bible. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Tingnan nyo yung line, no? Kailan niya tayo pinili? Last week lang? No. No. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world. That we should be holy and without blame before Him in love. Bakit niya ako pinili? Ano nakita kaya ng Diyos sa akin? Huwag ka na magtanong. Dahil it was His heart and mind choose you before the foundation of the world.
Para saan, Pastor? Bakit niya ako pinili? Sabi ng Bible, that we should be what? Holy, without blame, walang kapintasan, before Him in God. Mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa, mahal mo ang iyong sarili. Hindi mo pwede, mahal na mahal kita, Panginoon, galit na galit ako sa aking sarili, hindi pwede. Mahal mo ang Diyos, mahal mo ang iyong sarili, mahal mo ang iyong neighbor. Yan ang design ng Diyos. Kung ngayon, may kagalit ka, sana makonvert ka. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will, inadapt tayo. Dahil ang totoong anak, ang Hudyo lang eh. Ay hindi pa Hudyo. Hindi tayo Hudyo eh, Hintil tayo. Pero inadapt tayo sa pamagitan ni Jesus Christ. Verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the beloved. Tinanggap niya tayo, minahal niya tayo, as in, na kanyang sariling anak. John chapter 6, verse 37 to 39. Hallelujah. All that the Father giveth me shall come to me. And he that cometh to me, I will in no wise cast out. Ang lahat ng lalapit kay Jesus, hindi niya itatakwil. Kahit gaano ka makasalanan ng tao, once na sumuko sa Panginoon, hindi niya itatakwil. For I came down from heaven not to do my own will, but the will of Him that sent me. 39, hallelujah. And this is the Father's will, which hath sent me, that of all which I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Ang lahat na ibinigay ng Ama, mga kapatid, kay Jesus Christ, sinabi niya, mga kapatid, walang mawawala. Ibig sabihin, walang maimpyerno kahit isa. Ang lahat na tumanggap kay Jesus at nag-worship kay Jesus, naniwala kay Jesus na ang ating Ama na katawang tao, walang maimpyerno. Hindi reliyon ang pinag-usapan dyan. It's about faith of our Creator and Savior Jesus Christ. We were elected and chosen according to the foreknowledge of God. The old nature sometimes prevailed in the life of Peter. Self-confidence. Everybody shout self-confidence. Self-confidence. Matthew 26:33. Peter's fall stemmed from his own self-confidence in himself and is in his own ability. Listen to this. Pride always goes before a fall. Peter answered and said unto him, though all men shall be offended because of thee, yet I will never be offended. Amen. Grabe yung boastfulness ni Pedro ba? Napakahangin niya magsalita. Ang karap niya, Panginoon, sabi niya, kahit ang... Bigyan mo ako ng Tagalog, sis. Praise God sa verse na yan. Though all men shall be offended because of you, yet I will never be offended. Masaktan na ng lahat, pero hindi ako masaktan. Matakot sila, pero hindi ako matatakot. Marami si Pedro, ano? Nasubrahan siya sa mga kapatid sa pagtiwala sa kanyang sarili. Nakalimutan niya na siya ay tao lang din. Datapot, sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, kung ang lahat ay magdaramdam sa iyo, ako kailanman hindi magdaramdam. Pero nung sinabi ng babae, kasama ka na Jesus? Hindi. Sabi na isang lalaki, yung mukha mo, kasama ka talaga. Hindi. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Sir, sa totoo lang, Galilean ka, kasama ka talaga. Hindi nga, sinabi ko sa iyo. Tumilaok ang manok, nagtinginan sila ni Jesus. Pero yung tingin ng ating Panginoon, may limang mensahe. Kaya nakabalik si Pedro. Prayerlessness. Three times Peter and other disciples failed in this respect. If we are too self-confident, we neglect the need to cry to God for help until we give up in praying. The primary cause of all backsliding is prayerlessness. Did you hear that? The primary cause of all backsliding is prayerlessness. Carnality. This refers to thinking, speaking, and acting in the energy of flesh. When the old nature prevails, carnality comes in. The carnal man is insensible to real spiritual truth and interest. Yan ang baliktad mga kapatid sa Hebrews 11:14. Praise God. For they that say such things declare plainly that they seek a country. Ano yung sabihin, Pastor? Lahat na nakalista mga kapatid,
sa Diyos. Hindi nila inalimbada, mga kapatid, ang persecution na kahit sila ipinugutan ng ulo because they believe God. Hallelujah. Hindi lang nila sinabi, mga kapatid, bahala na mamatay basta mag-serve ako sa Panginoon. Why? Because they are seeking a country whose builder and maker is God. Everybody shall amen. What do you mean by refresh, Pastor Plaza? Refresh means to renew, to repair, to restore, to enliven, to revive. So what we need now in this generation, we need a revival of prayer. We need a revival of faithfulness in church attendance. Hallelujah, in giving. We need a revival of love. We need a revival of cooperation. We need a revival of humbleness, mga kapatid. Serving one another. Time of repression. Everybody shout, time of repression. You cannot renew your commitment without time of refreshing. I repeat it again. You cannot renew your commitment without the time of refreshing. Para maging maliwanag sa inyo, imposible na mag-renew ka ng kontrata kung ang amo mo terror. Bakit ipahamak mo yung sarili? Patulogin ka launa, gisigin ka alasingko, pakailin ka lang ng tira-tira. Tapos sabihin sa inyo, we will renew your contract. Tapos ikaw pa, smile-smile lang. Tapos every day off mo, umiiyak ka dito. Gusto. Grabe na lang yung mga amo ko. Para lang akong aso. Pinapakain ang tira-tira. Pag pumasok ko sa bahay, ispray ko na dito sa ulo ng paa. Pag di mga damit ko, ispray, pastor. Anong tingin nila sa akin? Omicron. Tapos sabihin nila sa iyo, we will renew your contract. Everybody shall amen. Amen. Renewal ng contract mangyayari. Eh, siyempre kung masaya ka. Kung may kaginhawaan sa loob ng bahay ng employer. Amen. Huh? Praise God. Ikaw pa naghahamon sa employer. Eh, saan ba ang kontrata? Pinuhan ko na. Bakit? Maluwag. Kaginhawahan yung attitude nila. Sa attitude pala, mga kapatid, maginhawa na. Pag nag-usap kayo ng kumari mo, pag di-off nyo, mga kapatid, mare, ang laki ng sahod ko, 8,000 pero ang ugali nila, mare, minsan hindi ako katulog. Ang sahod ko lang, 4,000 pero ang ugali nila, sobra pa sa another 4,000. Magsahod ka ng 10,000 tapos grabe yung trauma, mga kapatid. Oh, magsahod ka lang ng minimum pero katulog ka ng maayos. Tinatanggap ka nila na parang kaparti sa pamilya. Inok, maluwag sa puso mo na. Mag-inyo na po ka. Hindi ka naingit, mga kapatid, sa nagsahod ng 12,000. Bakit ako maingit sa'yo? Contento na ako dito. Masaya, maluwag sa kalooban ko. So you cannot renew your commitment if there is no time of refreshing. That is why God always pour out His Spirit. Ang kanyang presensya, ibubuhos niya bawat service, mga kapatid. Praise God, kasi ini-expect niya, mag-renew ka naman ang kontrata sa akin. I-renew mo na ang prayer. I-renew mo na ang praise and worship. Praise God. Last verse. At pagkatapos ko itong basahin, hinihiling ko kayo na tumayo tayong lahat. Sabi ng Hosea chapter 6 verse 3, ito pong sinabi ng propeta. Then shall we know. Gusto niyo malaman? Pag kayo nag-renew ng kontrata, mga kapatid, sino sa inyo matapang nagsasabi, makano na ang sahod ko, ma'am? Pero isa. Isa lang. Kayo, hindi kayo nagtatanong? Nakanta niya lang kayo kung kailan na anong papasok, papasok sa ATM. Wala kayong kopya ng kontrata? Meron. Nakasulat ba doon ng sahod? Meron. Marami nakasulat doon ng sahod na 5,000 pero sa aktual, nagbibigay sila ng 7,000. Kapalad tayo mga Pilipino dahil matapang tayo. Kawawa yung mga
Indonesia. Ada kasulat sa kontrata, 4,000, binibigyan ng 2,000. Sakto. Yes! Yung ibang mga cases, mga kapatid, marunong pa nga silang mag-Cantonese. Kasi sabi nga nila, itong Pilipino kasi, matatalimo, palaban. Eh, ma'am, kung ano nakasulat, nakasulat. What is written is written. May English pa, mga kapatid. Now, when it comes to spiritual things, ikaw may relasyon sa Panginoon. Hindi natin alam kailan siya babalik. But it is the desire of our heart that we will continue this contract until the end. Huwag kang mag-one-month notice kay God. Lord, mag-one-month notice na ako sa iyo. Dahil mula pa nung nag-umpisa ka ng lingkod, hindi siya sumuko sa akin. When it comes to supply, He always supply. When it comes to protection, He always protect. When it comes to healing, He always heals us. When it comes to joy, He always gives us joy. Ito sabi ng propeta, then shall we know if we follow on to know the Lord. Malalaman mo basta magpatuloy ka lang sumunod kay God. His going forth is prepared as the morning, and He shall come unto us as the rain. Look at this. Ano ang ginagamit sa scripture, mga kapatid, na larawan sa pagdating ng Panginoon sa atin? Parang ulan. Di ba, ma? Umuulan na naman. Hindi yan ulan doon sa labas. Ulan yan sa presensya niya. Yung ma-feel mo yung strong presence. Tandaan natin, maraming uri ng ulan. May ulan na parang shower lang. May ulan, mga kapatid, na medyo mabasa ka talaga. At may ulan talaga na kung hindi ka kakapik, madadala ka sa baha, sa timbi ng ulan. At yan ang panalangin natin, mga kapatid, na ang latter rain at ang former rain ay ibubuhos ito ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak. Tagalog sis, para maging maliwanag mo sa inyo, this could be the word or the verse of the day. At ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Saan po natin makilala ang Panginoon ng lubusan? Sa pagpapatuloy. That is why we need to renew everything. We need to renew our commitment. Hindi tayo uulog, hindi tayo susuko, mga kapatid. Pagkantsawan ka ba dahil may dala ka ng Biblia, pagsalitaan ka ba ng hindi maganda dahil hindi mo na sila kabinkada sa inuman, kanyang paglabas ay tunay na parang umaga. Pag lumabas ang Diyos galing sa kanyang trono para dalawin ka sa iyong trabaho, mga kapatid, na tumugas ka ng plato, pero tumutulo ang iyong luha dahil anak mo ang naalala mo. Minsan na mamalikpik ka, mga kapatid, minsan na napastop ka, mga kapatid, umiiyak ka. Hallelujah, namimiss mo ang iyong pamilya, namimiss mo ang iyong lugar, mga kapatid. Hallelujah, may mga sakit na sa likod na inihinda mo, mga kapatid, trabaho noon. But you want to know the plan of God? Pag siya'y lumabas, ay para siyang umaga. At siya'y paparito sa atin na parang ulan. Na parang huling ulan na dumidili ng lupa. I will tell you, church, lupa is our heart. Hallelujah. The soil is the heart of man. Pero ang magdilig dito ay ang presensya na parang ulan. Nakikita niyo ang Sun Yat-sen? Nakikita niyo yung Sun Yat-sen Park? Hong Kong Park? Victoria Park? Habang walang mga tao,
May mga harang dyan. Makikita mo mga kapatid, yung fountain, yung tubig mga kapatid na nagdidilig sa mga grasses, sa mga bulaklak. Walang titilis na siya. Dahil walang ulang, kailangan nila makainom ng tubig. Artificial yun mga kapatid, hindi galing sa langit. Pero ang Panginoon, original. Kapag maramdaman mo ang presensya ng Panginoon, original yan, hindi na mimiki ang Panginoon mga depression. Darating ang mga makaginhawang panahon sa harapan ng Panginoon. Basta magsisi ka lang sa iyong kasalanan at makonvert ka. Kailangan makonvert tayo, mga kapatid. Makumbinsi tayo sa doktrina ng ating Panginoon, hindi sa tao. Tandaan niyo, mga kapatid, nakikita ka niya. Sabi ni Pedro, Lord, thou knowest all things. Ngayon, nag-iisip, tumatakbo ang isip mo sa espiritual ng mga bagay dahil nandito ka sa simbahan. Alam ng Diyos, kailangan mo ng Holy Spirit. Alam ng Diyos na kailangan mo ng Spirit of Love para makapagpatawad ka. Alam ng Panginoon, kailangan ka ng Spirit of Contentment para hindi ka na maingit sa ibang mga bagay. Alam ng Panginoon, kailangan mo mga kapatid ng Spirit, hallelujah, of joy and love para kaya mo magpakumbaba, para kaya mo mag-release ng forgiveness. Are you ready for the touch of God in your heart? If so, shall we stand together? Put down your Bibles. Put down your notes. Hallelujah. As we stand in this holy ground, the promise, hallelujah, of the Lord is in our heart. Hindi pa sapat na, kapatid. Oh, importante na mag-sorry ka sa Panginoon. Importante na mag-sabi, Panginoon, talikuran ko. Pabayaan
gambay may taglay at sapat na katibayan. Sa tuwing ang bahay niya'y sirain ng bagyo't ulan, unti-unti niyang tinipon ang sapat na kasangkapan upang ito'y handa sa paggawang kanyang napas niya. Maaga niyang sinimulan hanggang sa maghapon upang daling matapos bahay niyang nagninining. Ito'y kanyang ayusin sa lakas niya talino upang sa pamamagitan niya Diyos ay purihin ang tao. Sana'y Kristiyano ito tulad sa gagamba, may pag-iis at paningin. Huwag nating pabayaan sirain ang diablo ang anyo na paglilingkod natin. Kung nadaraman wala na ang dating pag-ibig na alam sa Panginoon ang kahilingan mo at siya'y tutugon sa'yo. Kanyang nakikita ang iyong mga pagluha at siya'y tutulong sa'yo. Kasama mong lagi ang Panginoon. Imam, Diyos ay suma sa atin sa hirap. Siya ay kapiling natin. Gabay ka sa lahat ng panahon, ikaw ay purihin, ikaw ang Diyos namin, Emmanuel, Emmanuel. Kanyang nakikita ang iyong kahirapan at ikaw ay kanyang tangan. At kung ito ay di mo na kaya, ikaw ay kakalulu. Sama mong lagi ang Panginoon. Emmanuel, Diyos ay suma sa atin sa hirap. Siya ay kapiling natin. Emmanuel, gabay ka sa lahat ng panahon, ikaw ay